Umakyat na sa 23 ang naitalang kaso ng COVID-19 Delta variant sa Pasig City. Pumapangalawa na ito sa may mataas na naitalang kaso ng nasabing variant sa Metro Manila. Sa tala ng Department of Health, nanguna ang Las Piñas City na may 26 na kaso. Sumunod dito ang Pasig City na may 23 cases. Pangatlo naman ang Maynila na may 16 Delta variants at pang-apat ang Malabon na may 12 kaso. Kaya din naman siguro nagkakaroon ng surge na ganito, kasama na yung dahil sa Delta na mas napahawa. So let's just assume that Delta is really spreading. The best way to go about it, i-assume na lang natin na talagang kumakalat ang Delta. Mas mabuti na yung masyado tayong maingat, sabihin na nating paranoid tayo ng konti, kesa naman maging kampante tayo. Nasa alert level 3 na rin ang Pasig City o nasa high risk na ang healthcare utilization. As of August 8, umakyat sa 822 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa syudad. Ayon kay Pasig City Mayor Vico Soto, dumarami na ang bilang ng admission ng mga pasyente sa Pasig City Children's Hospital na siyang COVID-19 referral hospital ng lungsod sa nakalipas na linggo. Una, pagdating sa COVID cases, talagang nararamdaman na natin yung surge. Ano? Malapit na kami sa 1,000 active cases. Medyo matagal na rin mula nung umabot tayo sa ganito kataas na bilang. Yung mga ospital nga, nagsasabi na sila na unti-unti napupuno yung mga ospital. In fact, the major private hospitals have reported that either they are near capacity or are at capacity already. Even the medical city, they're reporting higher numbers or admissions of COVID-19. As of August 8, nasa high risk o 74% na ang occupancy rate ng Pasig City Children's Hospital, habang nasa safe level pa o 59% naman ang okupado sa kanilang Pasig Modular Hospital at 60% naman ang nakalagak ngayon sa mga quarantine facility ng lungsod. At upang maibsan ang dumaraming mga pasyente na dinadala sa mga ospital, mas tututukan pa ng lokal na pamahalaan ng Pasig ang pagpapalakas ng kanilang vaccination program. Ayon kay Mayor Vico, noong unang bumaba ang kaso ng COVID-19 sa bansa, ay hindi sila nag-relax at itinaas pa sa 200 ng hospital bed capacity ng PCCH mula sa dating 63 labang. Patuloy naman ang isinasagawang contact tracing at testing ng Pasig LGU sa mga nakasalamuhan ng mga pasyenteng may COVID-19 Delta variant at tiniyak na nakahiwalay ang quarantine area ng mga ito. Janice Enjente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan.